naamoy din nila. So, nagkatingin ng kaming tatlo. Ano yun? Anong nangyari? Tumakbo ko pa baba. Pakiramdam ko tumayo yung balahibo ko sa dito sa likod sa bato ko. Pati yung bulbul kong kulot ay tumayo. What's up guys and welcome to my channel once again. This is your Papa Piggy. Today's vlog, this is really different. Actually, this vlog is for Halloween sana. Kaya lang medyo nadurot yung schedule ko. Marami pa akong mga vlogs na naka-line up. Mga hiking vlogs. Which is, ina-upload ko kasi yan. Maramihan na eh. Naka-upload lahat yan. Siguro mga 7, 8, 9 videos. And then, weekly, ini-schedule ko na lang yung kanyang premiere. So dahil marami pang naka-schedule na mga vlogs weekly, so hindi ko nagawa itong Halloween vlog. Anyway, hindi rin lang naman kasi sa tingin ko ha, hindi rin lang naman kasi dapat i-vlog mo siya ng gano'n na lang. Dahil nakita nyo naman sa thumbnail, okay naman siya, hindi naman siya nananakit. So kahit na gano'n, I must ask permission first bago ko siya i-vlog para hindi naman siya magalit kung nandito pa siya. So eto na guys, habang nagre-record ako, actually nagre-record siya kanina, hindi ko alam bakit biglang nag-off ng kanya. So pag i-off mo naman, kailangan pipindutin mo siya eh. Tigla siyang nawala eh. Tigwan akong bakit. Wala mo na akong pinipindo. Tigla siya nag-off ng kanya. First time lang nangyari ito ha. First time lang nangyari ito sa akin sa GoPro. Biglang nag-off yung camera, nawala naman akong pinipindo. So kailangan ko uling i-on. Ang sasabihin ko sa inyo ay base lang sa na-experience ko at na-experience nung panganay kong biig na siya rin ang nakaramdam, naramdaman ko rin, at base rin sa bunso kong biig na naramdaman din niya, and among us, siya lang yung nakakita. Kung ano yung nakita niya, i-istorya ko sa inyo. So, samahan nyo ako hanggang huli itong vlog na to para mas maintindihan natin. So may gagawin muna tayo bago natin simulan yung vlog. And sana payagan niya tayo. Okay guys, meron ako dito ng Haribo. Actually, ito sana ang candy na to at saka sigarilyo ang i-offer ko sa kanya. But, huwag na yung sigarilyo. Bakit sigarilyo? Mamaya malalaman niyo kung bakit sigarilyo yung gusto kong i-offer sa kanya. But anyway, with this sana, payagan niya tayo na makapag-vlog. And of course, this is also an offering, sign of my friendship, na sana payagan na tayong makapag-vlog. And I mean no harm for her. This is just an offering. So guys, ito ang peace offering natin sa kanya. So I hope ma-appreciate niya yung offering natin sa kanya. And payagan niya tayong mag-vlog. And I'm going to repeat myself. I mean no harm. Gusto ko lang mag-vlog. So kung pwede, may vlog kita. At sana payagan mo kami. Every night, pag nag-YouTube ako, usually ito yung pwesto ko. Dito sa silya na to. And then in front of me, yung laptop. Usually,
natatapos ako mag-YouTube. Between, pag medyo talagang busy, between 1 to 2 o'clock in the morning. Ganun ako mag-YouTube. And of course, alam nyo rin yan dahil na-experience nyo rin yan sa YouTube. And habang nag-YouTube ako, may nangyari. Nagparamdam, hindi ko alam kung ano siya. May nagparamdam sa akin dito. Habang nakaupo ako dito, tanda ko noon that was between 1 to 2 o'clock in the morning. May kumalampag dun sa sink. I am sure na yung ingay galing dun sa sink. I was alone here that time. So, eto yung narinig ko. Iiwan ko yung camera dito. Titingnan natin kung gaano kalakas mapipick up nung microphone nitong GoPro yung ingay. May bumagsak na metal. Parang kaldero. So, nandito ako, nakaupo ako. Andito ang sink. Ibabagsak ko ngayon yung kalderong maliit. Mga ganito lang ang pagitan dun sa sink para hindi naman masyadong malakas. Ganyan lang. So, titingnan natin kung mapipick up na yung sound. So, ganun yung tunog niya. So, hindi ako pwede magkamali na ang tunog na yon, ang ingay na yon, ay galing dito sa right side ko. Dito mismo sa sink. And I'm sure talaga nasa sink yung galing. So, tinignan ko yung sink, tumayo ako, wala naman. So, ano yun? And then, pagkatapos nun, may nangyari ulit. Isang malakas naman na ingay mula doon sa likod ko. Pakinggan nyo guys dahil ganito ang tunog niya. So, hinanap ko, ito yung nakita ko. So, dahil nun lang nangyari yan, at ako lang ang naka-experience, sinarili ko na lang kasi hindi naman ako sure. Maring insidente. Until mangyari na hindi lang ako naka-experience, pati yung dalawa kong anak. I was in my room, nakahiga na ako. Yung panganay kong anak, at saka yung bunso kong anak, came to my room. Tumatawa sila. I smell something. Hindi ko alam kung naamoy din nila. So, nagkatingin ng kaming tatlo. Ano yun? Bakit napakabango? I went here, sa salas. Napakabango. Pumunta ako dito, sa conservatory. Same smell. Napakabango. Ganun din dito sa kitchen. Napakabango. Dito sa stairs, all the way up here. Dito sa landing area, napakabango. Dito rin sa kwarto ko, napakabango. Same dito sa kwarto ng anak ko. Ganun din dito sa toilet, ang bango. Ganun din dito sa shower room. At dito sa kwarto ng anak kong panganay, ganun din dito sa kwarto ng anak kong bunso. So, bumaba ako. And guys, ang buong bahay ko, napakabango. Alam niyo yung pabango ng isang matandang babae. Ganun ang amoy niya. And hindi lang basta mabango. Alam niyo yung pabango na nasa bote. And then bumagsak siya na nabasag. Ganong kabango na talagang buong bahay na napakabango. So, yun yung na-experience ko. And meron pa. One day, we went out for shopping. Umuwi kami. That was, hindi ko matandaan eh. Pero I'm sure, haapon pa yon. So, usually, pagdating mag-shopping, punta ka sa kwarto mo, dire-diretso ka.
Diba? So, when I went to my room, may na-experience ako na iba. Doon may nakita yung anak ko na siya lang yung nakakita. So, I went to my room para mag-change. Bubuksan mo siya. Nag-shopping kami. Magbibihis ako. Ito yung pinto. Pag binuksan mo siya. And then dito, sa likod ng pinto, umitim din yung malahibo ko. Tigil lang muna ako guys, sandali. Ito yung likod ng pinto ng kwarto ko. Diyan mismo sa tinuturo ng anak ko. Pumasok yung anak ko dito sa kwarto. She was standing here. Dito mismo sa akin nalagyan ng camera. Diyan, sa likod ng pinto, she told me, sabi niya, Dad, may naninigarilyo sa kwarto mo. Hindi ako naniniwala sa kanya. Dito siya, dito nakatayo yung anak ko, dito sa kanya nalagyan ng camera mismo. And I was here. Dito. I was standing here. So kung may naninigarilyo nga dyan, makikita ko yan. And my daughter keep telling me there was this smoke coming out from here. She keep telling me may usok talaga na lumalabas. Andito ako. Bakit hindi ko makita? I get mad. Sabi ko, pinaprank nyo lang ako. Huwag nyo akong takotin. She keep telling me, Dad, meron talaga. Hindi mo ba nakikita? The smoke is coming out. Nagalit na ako. And then, nung nagalit na ako sa kanya, alam niyo ba kung ano nangyari? Alam niyo ba yung sigarilyo, di ba pagka nasisigarilyo tayo, hihiti tayo, ibubuga mo yung sigarilyo. Ibinuga sa akin yung sigarilyo in my face. Andito ako. It hit me on my face. Nasagap ko talaga yung amoy ng sigarilyo. But there was no smoke. But the smell, it was really strong. Matay ko yung balahibo guys. So anong nangyari? Tumakbo ko pababa. And I know na hindi nagsisinungaling yung ako. Yun yung experience ko sa kanya. Kaya ako nasabi siya na siya ay babae kasi yung pabango na ginamit niya eh nagsasabi na babae siya at siya ay naninigarilyo. Talaga naman hunong ako'y tumakbo pababa galing doon sa kwarto ko. Pakiramdam ko tumayo yung balahibo ko sa dito sa likod sa bato ko pati yung bulbul kong kulot ay tumayo. Kasi yun lang ako naka-experience ng ganun. At merong experience yung anak ko. She was here. Sitting in here. In front of the telly. She was watching that night. Kasi pag natutulog ho ang anak ko. Minsan ano rin yan eh. Parang ako. Past 12 o'clock na gising pa rin. Morning na gising pa rin. Nanunood siya ng TV. Yan ang TV. So pag ang TV, ang background ng scenario ng TV is black. Yung screen niya ay black. Let's say, ang scenario is gabi. Ang setting ng pelikula na pinapanood mo. Dun sa black screen, makikita mo yung reflection mo.
And she experienced this habang nanonood siya. Something, meron siyang something na nakita dun sa background. Nakikita niya siyempre yung sa background ng TV, yung sarili niya. Kasi black screen eh. But behind her, merong dumaan na black shadow. So, sabi ko sa inyo kanina, yung bunso ko lang, siya nakakita. Maybe, naligaw lang siya. Or maybe, siya yung, well, dito kasi, sa England, simula nung lumipat kami dito sa Longridge, dun sa una namin bahay, sa Longridge, bago pa namin makuha itong property na to, meron kaming kapitbahay. Hindi ko na lang mamangitin ang pangalan niya. Babae siya. She was a widow. And, napakabait niya. Ang tawag namin sa kanya is Lola. Every time we go out for holiday, halimbawa sa Pilipinas, uuwi kami, upunta kami ng France or ng Spain, kahit madaling araw, nakadungaw yan sa bintana. Magwi-wave yan. Tuwan-tuwa kasi yan doon sa dalawa kong anak. And yung misis ko naman, every time na may okasyon doon sa buhay ng lola namin, pinagbe-bake niya ng cake. Birthday, binibigyan niya ng cake. Tuwan-tuwa siya. And ako naman, pagka natatandaan akong luto ko na nagustuhan niya is yung lumpiang Shanghai. Gustong-gusto niya yon. And nung umalis kami ron, nabalitaan namin, well, dinala siya sa ospital sometime August, I think, August or before that. And she passed out. Lagi naman siyang ganun eh. Naninigarilyo siya. Palagi. Then, solo siya sa bahay niya. Then, she passed out. Dadalhin sa ospital. Pero nung dinala siya sa ospital, hindi siya nagtagal kasi na-COVID siya. So, namatay siya. Well, siguro siya yun. Napadaan lang siya. Kasi after that, hindi na nagparamdam. So, kung siya man yun, well, sana okay na yung lagay niya. Siguro nagparamdam lang bago siya tuluyang umalis. Kasi she keep asking my wife kung ako ba ay mabuting asawa. And I believe, mabuti naman akong asawa. So, ganun. Siguro worried lang siya na aalis na siya, may iwan kami. Ako ang kasama. May iwan yung mga anak ko na kinonsider na rin niya na apo niya. At yung asawa ko na close sa kanya. So yun lang guys. At gusto ko lang i-share sa inyo. So, I hope gusto ko lang i-share yung naging experience ko. Well, yung kasing matanda na yun, marami siyang, may mga anak siya, pero well, ang buhay dito sa England usually kasi pag matanda ka na lang, iwan ka na sa bahay. At pag hindi mo na kaya yung sarili mo, nadaling ka na sa nursing home. So, siya, solo lang siya sa bahay. And nakakalungkot, ganun ang buhay dito. So, I don't want that na tumanda ako na solo, magiging solo ako sa buhay ko. Kaya ako sa nursing home. So anyway guys, hope you like this video. And yeah, magkita-kita ulit tayo sa susunod kong vlog. Bye for now!